Ikaw si Ana. Halika. Walang konsepto ng panahon ng mga kaluluwa. Hindi nila alam ang nangyayari. Marami silang nakikisalamuha sa atin. Araw, gabi, narito lang sila sa paligid. Maraming kaluluwa ang hindi natatahimik. Gustuhin man nilang umalis, hindi nangyayari yon. Dahil iginuhit ng panahon na manatili sila sa mundo ng mga tao. Gano'ng katagal ang namatay ang kaibigan mo, Ana? Mga isang taon na. Kaya nga, di ba parang ang tagal na panahon para ngayon lang siya magparamdam sa akin? Hindi sa panahon tinitimbang ng isang kaluluwa ang kanyang nararamdaman. Kuminsan para sa atin, matagal na panahon na ang nangyari, pero sa kanila nag-uumpisa pa lang. Bakit sa tingin mo minumulto ka ng kaibigan mo? Gano'ng ka bang nagawa? Hindi ko nga alam eh. Ang naiisip ko lang, baka dahil naging boyfriend ko si Carlo, may gusto ko siya kay Carlo, tapos... Pero ako talaga yung mahal ni Carlo kahit dati pa. Kaya nga pinilit kong patayin yung nararamdaman ko sa kanya noon eh. Pero alam ko, naiintindihan ako ni Beatrice. Kaya pinilit ko siyang kausapin. Hindi mo dapat ginawa yon. May mga bagay na hindi dapat pinangungunahan. May kakayanan ka, Ana. Meron kang kapangyarihan makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwan na tao. Pero hindi mo yun alam dahil nilalabanan mo. Iniiwasan mo. Pero hindi mo yung dapat ginagawa. Dahil isa yung napakagandang regalo na dapat tanggapin mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo dapat ginawa ang hindi naiiukit sa panahon. Malakas ang kakayanan mo, Ana. Hindi ka patatahimikin ng kaluluwa. Wala silang pinipili. Kaibigan, kamag-anak, Kahit kanino magpaparamdam sila. Hindi ko lubos maisip kung bakit, pero... Pero habang sinasabi ko sa'yo to, nakita ko yung mga imahe. Ana, binuksan mo yung portal. Pinapasok mo siya. Ayon sa mga lumang libro ng mga pamahiin, may mga paggalang na dapat sinusunod para sa yumao. Ang mga yumao meron silang tagapagbantay o tinatawag na sugo. Oras na meron kang pamahiin na hindi sinunod, ibabalik nila ang parusa sa'yo sa pamamagitan ng pagkuha ng kaluluwa ng mga nabubuhay na sinubukan mo makipag-usap kay Beatrice. Kasama pa nun na meron kang mga pamahiin na hindi sinunod, tinawag mo ang sugo nila. Ang kanilang sikpi. Sila ang nagpaparamdam sa'yo, Ana. Hindi si Beatrice.
Hindi si Beatrice? Pero ang dapat natin gawin, paano ito matitigil? Sa totoo lang, hindi ko alam isasagot ko sa tanong mo eh. Ang masasabi ko lang, Ana, kailangan mo mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung sinong isusunod ng sigbi. Wala silang pinipili. Sila Miguel, sila Carlo, kailangan ko silang balaan. Ana, meron ka bang bagay na ibinigay dun sa Yumao bago siya nilibing? Rosario. Naglagay ako ng rosario sa kamay ni Beatrice bago siya nilibing. Yun ang sumpa. Yun ang huling pamahiin na hindi mo sinunod kaya nangyayari ang lahat ng ito. Ana, kailangan mo kunin ng rosario. Pigdasin mo yun para matapos na to. Hindi titigil ang sigpi hanggat hindi niya nakukuha ang dapat. Carlo, alam ko na isagot sa mga nangyayari sa atin. Yung rosario. Kailangan sirain natin yung rosario. Carlo, yun yung huling binigay ko kay Beatrice. Yun din ang huling pamahiin. Basta, Carlo, huwag kayo maghihiwalay ni Miguel, ha? Mag-ingat kayo. Excuse me, saan papunta ang kantin? Bala mo kayo sa hagdan. Tapos sa bilabi, tapos kaliwa ko kayo. Okay, thank you. Tinawagan namin si Tita Soledad. Hindi namin siya makontak. Baka naman nandun na siya sa sementeryo. Basta kailangan matapos na natin ito ngayon. Ana, huwag kang mag-alala. Ngayong alam na natin kung paano natin matatapos ang sumpa. Mangyayari na to. Ano ba talaga nangyayari? Lahat ng nangyayari kagagawan to ng Sigbi. Carlo, ako may kasalanan eh. Natawag ko yung Sigbi na nagsiyansa ko noon tapos kasunod pa nun yung hindi natin pagsunod sa mga pamahiin. Kaya namatay si Chris. Basta Carlo, ayusin ko to ngayong gabi. Kailangan matapos na to. Isang bagay na kasama ng pamahiin. Hindi nyo sinunod. Kailangan natin yun. Kailangan natin yung masira. Kailangan natin yung mabawi sa kahit na anong paraan. Doon lang matatapos ang sumpa. Doon lamang titigil ang Sigbi. Carlo.
Anak!